Sheldon Rinon, ang katotohanan, ha, in history, sa kasaysayan ng mundong ito, over and over and over and over again, yung pinakakarumal-dumal na mga krimen na akala ng mga gumawa noon ay dubusan na nila na itatago, na ilibing, na ibaon, ay after several years, talaga po maghahanap yan ng paraan. And ito para multo yan. At ito ngayon, ito, no? At pag-usapan natin sa hapon na ito, itong pagmumulto ni Miss Janet Lim na Poles, no? Ay ba, hindi tayo nakakapagkapehan kanina kasi maagang-maaga pa ako pumunta sa bangko. Eh, gusto ko sanang tignan kung bakit po na hindi na ako makaka-withdraw ng pera ko sa isang bangko po. Kung sa may dalawa pong mga bank accounts, ay nako, sa laking gulat ko, sinabi po ng mga opisyal ng bangko, eh sabi, sir, sorry po, hindi mo na magagalaw ang iyong pera dahil may utos po na ipina-freeze ito ni Senator Franklin M. Drilon. Nako, eh talagang ginigipit na ako ni Senator Drilon. Eh gusto na akong sakalin. Kumari lang akong sakalin dahil nakikita nila na halos araw-araw ay may bago tayong mga ipinapalabas na mga pasabog at lumalabas talaga na bibisto na ngayon yung kanilang pinakamalalim na binaon po na katotohanan. Na sabi ko nga sa iyo, Senator Rinon, eh, kahit ano pa kalalim ang hukay ninyo, ay talaga pong mapapalabas natin yan. No? Mapapabango natin yung katotohanan at ipapakita ito sa ating mga mamaya. Ay, may pinuntahan ako kanina, pero yun nga, eh, disappointed ako. Maliit lang naman sana yung pera na natitira. Wala nga siguro ang 20,000 yung natitira doon. Pero sabi ng bangko, meron pong order dito sa hukuman sa paghiling ni Senator Drilon. Eh talagang sasakalin ka sa pera. Ay naku naman, Senator Drilon. Eh hindi mo alam na hindi naman ako umaasa doon sa bank account ko. Ang liit-liit na lang yung natitirang pera doon. No? At alam mo, Senator Drilon, napakaswerte kong tao dahil sa araw po na nalaman ko po na ipina-freeze ninyo yung aking bank account na napakaliit lang naman yung halaga. Aba, sir, ah, hindi po napakilala sa akin, may mystery donor ako. Nagbigay po ng 100,000 sa akin. 100,000 po kanina, ipinaabot po sa isang kaibigan ko na sabi niya, ibigay mo ito kay Mr. Boy Mejorada dahil nagugustuhan ko yung kanyang ginagawa at alam ko nagipit siya kaya kailangan niya ng suporta. Sir, kung sino ka man, sir, gusto ko magpasalamat sa iyo kasi sabi nga po nang nag-abot sa akin, eh pinapanood daw niya palagi yung ating mga live stream. Kaya mabuti naman po, no? At siguro naramdaman ninyo na, aba, kinakailangan ko rin na magpakain ng aking pamilya na ayaw po talaga ni Senator Rinon, no? Kahit na nga po yung pangangailangan ng pamilya ko, gusto niya sakali na talaga, no? Because for him, eh dapat, eh walang makakaligtas, walang makakalabas na katotohanan. Pero, Senator Rinon, ang katotohanan, ha? In history, sa kasaysayan ng mundong ito, over and over and over and over again, yung pinakakarumal-dumal na mga krimen na akala ng mga gumawa noon ay dubusan na nila na itatago, na ilibing, na ibaon, ay after several years, talaga po maghahanap yan ng paraan. And ito para multo yan. At ito ngayon, ito, no? At pag-usapan natin sa hapon na ito, itong pagmumulto ni Miss Janet Lim na Poles, no? Biglang tumahimik ka dito, ha? Senator Drilon, hindi ka rin nagsasalita tungkol dito sa pagkakanta. Eh sabi ko nga kanina sa program ni Ka Rex, no? Kaya nung dyan sa Target On Air ng DZMA, kung nanonood po kayo doon, every afternoon po, no? Monday to Friday, meron po tayong segment doon na Deadly Public Agent. Eh sabi ko, mukhang busy ngayon si Miss Janet Lim na Poles sa pagsasanay ng kanyang boses. Kumakanta at kumakanta. At siguro hindi magtatagal at talaga magkukonserto na. Magkukonserto na si Miss Janet Lim na Poles para talagang lalabas at lalabas yung mga pangalan na mga humingi sa kanya ng pera, yung kumuha sa kanya ng pera na nagmula po sa pork barrel. Ayan, ha? Eh, mabuti naman at
Sa ngayon po, hanggang ngayon, eh, ligtas po ang buhay ni Miss Janet Limnopoulos. At sa pagkaalam ko po, talagang tight security dyan, no? Sa kanyang kinaroonan, dahil alam po nila na baka po talaga may magtangka sa kanyang buhay dahil nasa utak niya, kamay niya ang itong mga katotohanan na hinding-hindi gusto, no? Ng mga maari niyang maibigkas diyan ang pangalan. Hinding-hindi nila gusto na makakalabas ito dahil masisira po sila. At isa na po diyan si Senator Franklin Rilon at itong si Senator Richard Dick Gordon. Pero mamamaya na yan. Ah, mamaya na yan. No? Okay.